Lahat ng sakit na nararamdaman natin, itawa na lang natin yan. Huwag kayong mag-alala mga ka-topsiha. Paniguradong ngayon, pipiliin nyo lang ang letter B katulad ng pinili ko na happiness overload. Dahil ang makakasama natin ay isa lang naman na sikat na komedyante, stand-up comedian, writer, may YouTube channel din siya, at may podcast pa! Parang ang last guest natin. Let's all welcome sa Topsilog ang all-around funny guy at super simpatico, Mr. Alex Calleja! Oh my gosh, sobrang excited ako. Hello po, Mr. Alex Calleja. Hello, hello, ah. Hello. I'm just waiting for the video, ah. Kasi wala akong option to on the video. Ay, sige po. Okay lang po. Narinig po namin kayo. Podcast okay. Po ang iyong okay. Ano. Okay. Okay, okay. Ayaw, hello. Hello, magandang hapon and happy Valentine's Day sa lahat. Ayun, nakikita ko na po kayo. Hello Hi, Kiara. Po. Hello po, Mr. Alex. I'm Kiara po. Nice meeting you. Hi, nice meeting you too online. At hello sa lahat ng mga nanonood, naikinig. At ginagawa tayong background ngayon sa during Valentine's Day. Oh nga po eh. Sir Alex, maraming salamat dahil pinaunlakan niyo po kami today. Kahit Valentine's Day, kita-kita po namin. Hindi, masaya. Masaya nga eh. Masaya nga ako, inibitan niyo ako kasi siyempre, ito yung paraan ko para makaiwas sa wife ko. Pero, marami ko itanong sa inyo, Sir Alex. Ano? Pero bago po yan, ang unang tanong ko po, eh, kamusta po kayo ngayon? Okay naman. Yung pandemic, may mga pros and cons, pero to tell you honestly, I don't wanna be parang, ayoko kasi magsabi ng mga minsan kasi napaka nakakatakot ang social media na pag nagsabi ka ng masayang nangyayari sa'yo, sasabihin, you're so insensitive. Kasi, pero, you know what? It's nice sharing yung mga good experiences and good vibes, no? And to tell you honestly, medyo maganda ang ano sa akin, pandemic, kasi nag-adjust ako eh. All you have to do is adjust. And, ano po yung adjustment nyo, Sir Alex? Dati kasi ang aking primary ano talaga, stand-up comedian talaga ako sa mga live audience, sa mga live venues. Paano po yan? Tapos nung nagkaroon ng pandemic, syempre nawala yung mga yun dahil bawal. Lumipat ako sa online at nag-survive sa online dahil maraming mga nagkaroon ng dahil kasi pagkatulad ko mga stand-up comedian, ang pinakamatindi naming pinaka-busy kami before pandemic is November, December, may mga January hanggang February. Akala ko mawawala lahat yun. Alam mo, masusurpresa ka. Natuloy siya, nag-adapt din yung mga tao. So lahat, naging online din yung mga events, online din yung mga corporate shows, online yung birthday. So, natuloy-tuloy lang yung buhay, in short. It's good that it's good to hear that po, Sir Alex. And syempre, sabi nyo nga din dahil online, sobrang dami nyo pong online work. At meron din po kayong YouTube channel. Oo. Ayan. At Sir Alex, gusto ko lang po i-share na favorite ko po yung video nyo sa YouTube, yung Ford. Alam mo, true story yun, ha? Alam mo, sa lahat, gusto ko rin paliwanag yun. Alam ko na paliwanag yun sa iba, sa mga hindi pa nakakaalam. Hindi siya marketing, I was not contacted by Ford to do that, no. So it was really the real story behind. Totoo, real story na nangyari is I was with my wife sitting sa nakaupo sa sala at matagal na kaming walang pagtatalo. Di ba, ang babae pag wala kang away, naiinip din eh. Naghahanap po ng ano. Oo, sasabihin Alex, one month at hindi nag-aaway, ha. Baka mamaya may ginagawa ang kalokohan, ha. So, one month, so masaya na nanood kayong TV. Dumating yung letter ng Ford Philippines. Sabi ko, ano kaya to? Siyempre binuksan ko sa harapan ng asawa ko kasi I have nothing to hide. Tapos nung nabasa ko, Dear Mr. Calleja, we would like to recall your Ford Everest because of airbag malfunction. Nabasa ng asawa ko, sabi niya, di mo ba natin mo tayong Ford Everest? Sabi ko, oo nga. Oh, so, yun ang totoong story behind that. Ang ginawa ko na lang, pinost ko na lang sa Facebook just to, make it light. At nabasa ng Ford Philippines and pagkatapos nun, ang naging ex-deal na lang namin, pinahihiram nila ako ng Ford Everest. Yun ang nangyari doon. Pero it was not a marketing strategy or marketing
Parang ano, wala kaming coordination. Talagang true story yun at nag-viral lang siya. Opo. Pero nakakatuwa po talaga yun. Sobrang napatawa niyo po ako doon dahil nga po din sa... Pero kasi ang implication nun is seryoso. Nung nangyari yun, that's seryoso. Kasi pinapaliwanag ko sa wife ko na wala akong Fort Everest. Sabi ng wife ko, baka naman may Fort Everest ka kasi naka-Bios lang tayo. Tapos, ang Fort Everest is considered as a family car. So sabi niya, kung may Fort Everest ka, malamang may pamilya ka pang iba. At kung may pamilya kang iba, may pinapark ka niyang Fort Everest mo. Ang layo na ng narating ng Fort Everest na yon. May pamilya na ako, may bahay na ako, may anak na ako. So yon. Alam niyo pa nakakatuwa kasi parang pinakinggan, nakita ko po yun sa video. Tapos ngayon, natutuwa po ako kasi na-meet ko na po kayo at nakwento niyo po sa akin. So maraming salamat at syempre sa viewers natin ngayon. Tapos hindi pa siya nag-stop doon. Ato ang natutunan ko sa mababaeng listening dyan. Sa mga lalaki sana may nakikinig. Pag may away kayo o may samaan kayo ng loob ng girlfriend mo o ng asawa mo, huwag mo siyang iiwang mag-isa. As much as possible, tapusin mo kaagad yung ano. Kasi pag iniwan mo mag-isa yan, mag-iisip ng kung ano-ano yan. Alam mo ginawa ng asawa ko, nag-isip. Sabi niya, I need to talk to my kumare. So, alam nyo, pag nag-usap ang dalawang babae, magkumare, mag-best friend, hindi makakatulong sa relasyon yan. Kasi, ang mangyayari dyan, magkakaroon ng ano yan, magsusuportahan yan. Hindi ko ma-imagine na tatawag yung asawa ko sa kumare niya na, hello, mare, may Fort Everest to si Alex. Hindi sasagot yung kumare na, mare, huwag ka maniwala, mabait ang asawa mo, mabait ang lalaki, never maggaganyan ng babae. Ang nangyari, nagsulsulan pa yan. Ay, naku, mare, sinasabi ko na nga ba yan, si Alex, naku, kinakasal pa lang kayo, may suspecha na ako sa hayop na yan. So, marami na po silang naplano eh, no? Ano pong kailangan natin? Anong parang malaman natin yung totoo? Oh, totoo, meron kayong ano, kayo girls, kayo Kiara, meron kayong ano eh, meron kayong mga kulto eh. Meron kayong... Talaga meron po kayong, ba? Oo. Kasi pag nag-post ka, Kiara, alam mo, nag-post ka ng something, you're hurt, yun, parang, pag nag-post ka ng, I hate him, kahit walang context, lagay mo lang, I hate him. 3,000 na mag-comment sa'yo, puro babae. Walang alam yun, hindi ka kilala. Tapos sabihin nila, I hate him too. I hate him already. Who's that guy? Kiara, call me. You don't know me, but call me. You go, girl! Gumagano yan. Wala naman. Walang context. Kami mga lalaki, we cannot do that. Pag ako nag-post ng... Yung nag-post po ng ganon, ano po yung mga... Ganito. I hate her. Walang magpo-post, walang makikialam na lalaki, ayaw niya madamay. Tapos, tatawag sa iyan. Pare, ano bang problema? Ha? Tatawag. Anako, pag-usapan na natin, inom na lang tayo, maayos din yan. Ganun kami, wala kaming pakailamanan, mapapahama kami dyan eh. Parang, yun nga din po yung napansin ko po, no? Parang, pag kayo po, dinadaan niya sa inuman lang, tapos good vibes lang, ganun. Kaya nga kami nagbe-beer house, Kiara. Kaya kami nagbe-beer house. Kaya kami nagbe-beer house, hindi kami nagbe-beer house para mambabae, para uminom. Nagbe-beer house kami para mag-consultation. Consultation sa kapwa lalaki. Ando doon kami para mag-share ng mga experience, how to improve. Pagkausap namin, nagiinom ako ng mga friends ko, pare, paano bang mapapabuti yung relasyon namin ng asawa ko? Ganun ang usapan namin. Ngayon, pag alam mo, nagre-reklamo yung asawa ko na, alam mo, hindi ko na gusto yung halik mo. Magta-table kami ng babae para kausapin namin yung babae. Kakausapin namin yung babae, yung asawa ko nagre-reklamo sa halik ko eh. Pwede bang turuan mo ako? Magpapaturo kami, tapos yung learnings, gagawin namin sa wife ko. So, nakakatulong talaga siya. So, nakakatulong po pala yung beer house dahil doon Oo, totoo yun. Huwag kayo hayaan yung mag-beer house minsan ng asawa nyo. Lalo na pagtapos na yung pandemic because it will help your relationship. So, pag may future husband na po ako, Sir Alex, yes. Kung nag-beer house po siya, papayagan ko lang po. No? Yes, hayaan mo. Oo. Alam mo, papayagan mo lang ang lalaking mag-beer house pag grupo. Grupo po. Kasi bakit? Pag grupo, ibig sabihin fun-fun lang yan. Ang nakakatakot sa lalaki, yung mag-isa na lang siya nagpupunta sa beer house, may yun problema na yan. Oo, mag-isa ka na lang, sobra. Mag-isa ka na lang, ha? Nako. Na-experience na rin po yun ba yun? Itong kwento ko lahat ay puro second-hand na stories to. This is not my personal stories. I haven't been to that place. I have no problem with my wife. My wife is very nice. Oh, at syempre, gusto ko po batiin sa inyong dalawa na Happy Valentine's Day po sa iyong missis din po. So, pero hindi kami close. Joke lang, Yara. Pinapatawa lang kita. Grabe.
Naiiyak na po ako sa kakatawa po dito, pero alam naman po namin lahat na sobrang galing niyo po sa pagpapatawa. Dahil kita-kita niyo naman po, sobrang good vibes na po ako ngayong araw. Pero meron po akong tanong sa inyo, gusto ko lang po malaman, is paano po kayo pumasok dito sa larangan ng comedy, sa mundo ng pagpapasaya ng tao? Ang background ko talaga is, bata pa lang ako, nagpapatawa ako. Mga, hindi naman batang-bata na, ano, no, parang mga, ginamit ko to sa isang eskwelahan para manalo sa isang stand, ano, sa student council. Kasi, lumipat ako sa lugar Malabon, galing ako sa Makati, naghirap kami, lumipat ako sa Malabon para tapusin yung fourth year high school ko. At nung lumipat ako sa fourth year high school ko, napapasok ako sa isang eskwela na Elisa Esguerra High School sa Arellano. Eh, ang daming mga loko. Tapos section 4 pa ako. Alam kong magugulpi ako kasi medyo maputi ako, tapos galing sa Makati, tapos ang ninipatan ko medyo ano. So ang ginawa kong paraan para makisama sa mga tao doon, nagpatawa ako na nagpatawa. Hindi ako nagulpi, naging barkada ko yung mga siga dahil ako yung nagpapatawa sa inuman. Hanggang sa nalipat ako sa Section 1. Doon ako nagsimula mag-comedy kasi ang ginawa ko nung nalipat ako sa Section 1, nung nagkaroon ng student council, ako yung ano nila, campaign manager, ginawa ko yung comedy ko. Doon ko nagsimula yung comedy, pero naging IT programmer, naging nag-aral ako, graduate ng high school, ng college, computer science ang pinag-graduatean ko. Nagturo ako ng 3 years, tapos nag-aral ako, nagtrabaho ako sa Accenture for 7 years as an IT programmer. Hanggang minsan, oh, IT programmer ako. Mukha lang akong tanga pero matalino din ako. tapos, during sa Accenture, yung nag-aaral ako, nagtatrabaho ako sa Accenture, meron silang seminar ng stand-up comedy. Opo. Sumali ako sa seminar, 4 na Sabado yon, doon ako na-discover. Yung na-discover ako, 2007, pinagsabay ko yung pagtatrabaho sa pag-i-stand-up sa gabi. Hanggang sa eventually, na-discover ako sa ABS-CBN, iniwanan ko na yung corporate life. Nag-focus na ako sa show business ng 2012. Pero napagsabay ko siya for 5 years. Grabe, so bata pa lang po pala talaga kayo. Eh, nasa inyo na po talaga yung pagpapatawa at pagpapasaya ng tao. Oo. Ang una, dahil sa pangangailangan. Pangalawa, nung naging professional na ako sa pagiging stand-up comedian, yun, natugunan naman yung pangangailangan ko pa rin, financial. So ngayon, at least, oh. Ngayon po, sobrang successful nyo na at hindi lang po yun dahil sa trabaho nyo po ang magpatawa ng tao. Sobrang, ang dami nyo pong natutulungan na tao po. Diba? So, ang question ko naman po sa inyo, Sir Alex, is ano po ang fulfillment o yung fulfilling na pakiramdam para sa isang komedyante? Nung dati, wala pa yung pandemic, pag tumatawa yung mga tao, akala nila sila lang yung natutuwa. Pag tumatawa ang mga tao, natutuwa rin yung mga comedians. Kasi, ano sa amin yun eh, addictive ang pagtawa. That's why, pag hindi tumatawa ang mga tao, na-apektuhan din kami. Pero isa sa mga fulfilling sa akin, ang naranasan ko is makapagpatawa ng isang may sakit. Kasi minsan, may nanood sa akin, lumapit yung anak, sabi niya yung mami ko, kasama ko dito, tawa siya ng tawa, and may sakit siya na nakaramdam na wala yung ano niya, na natawa siya. Tapos pag nag-host ako sa mga birthdays ng mga 80 years old, yung tawa ng tawa yung mga matatanda, yun yung mga nakaka-fulfilling sa akin. Nakaka-fulfill sa akin ng ano ng mga ano ko ng masarap na emosyon. Yun. So yun. Of course secondary na lang yung mga material na bagay like financially, of course it's a good ano, good job para sa mga gustong kumita ng konti. So, pero iba po kasi yung pag pinasaya mo yung tao, pag pinatawa mo yung tao, wala pong kapalit po yun, di ba? Kasi dahil po natin pinagdadaanan sa buhay, tapos gusto lang natin humanap ng kasiyahan. At for sure, marami po kayong natulungan doon. At lalo na nung pandemic, nung pumasok yung pandemic, kaya naman ako, isa sa mga adjustment ko, I went online. Ang unang ginawa ko sa pandemic, last March, yung nagsimula yung pandemic lockdown, nandito ako sa bahay. I'm not into online. Hindi ako masyado sa online. I'm really live. Ang ginawa ko, nag-adjust nga ako, nag-online ako. Nag-try ako mag-Facebook live. Ang unang goal ko lang, every day, 6 p.m., ang goal ko lang is alam ko somewhere sa buong mundo, merong Pinoy na nanonood, nalulungkot, nakakulong sa isang bahay kasi hindi makalabas, walang bintana, maybe nasa Saudi, nasa Dubai, nasa Amerika, hindi makita yung mga pamilya. Sabi ko, gagawin ko to na 6 to 7, ano, Alex Calleja Live, ang title is, ginawa ko siyang daily. Tapos ang goal ko lang, alam ko lang, may makapagpatawa lang ako ng dalawa o isang tao. Somewhere, masaya na ako.
Yung ginagawa ko na yun na nagpapatawa sa mga tao, hindi ko alam, bumalik pala siya bilang nakilala ako lalo ng tao sa online. So, it work both ways. Nakakatuwa naman po marinig po yan dahil natuto, hindi lang po kayo nakapagpasaya sa maraming tao, pero natuto po kayo ng online. Oo. Although may background ako, iba rin kasi hindi ko kasi gamay ang masyado yung online kasi nga ang gusto ko instant reaction ng tawanan. Okay. Ang online kasi sometimes is meron pa rin iba pa rin talaga yung reaction nila sa comments. Oh, hindi mo pa rin ramdam yung energy Pero ito katuloy itong background ko, dati wala to. Ngayon naka-setup na ako may set, may mic na po kayo. May mic na ako. Gumatas may mga light. May mga lights na yan sa, may ring light na yan para kasi na-discover ko, pampagwapo pala ang ring light. The more the ring light, the good looking you are. Ha? Apat yan ring light ko. Meron ng top ring light, to make the top glow. And I have the left and right ring light for, the side effect. And I have also the underglow ring light. It gives you the contour. Underglow. May underglow ring light ka dapat, Kiara. It will make makakaroon ka ng contour. Ring light ko ngayon. Yun nga po yung pinag-usapan namin ng producer dito, si Kuya William. Oh, dapat marami kang ring light. Dapat gagaya. Oo. I'm going to give you example. Babalikan kita. Contour po. The power of ring light. Ano po yung power of ring light? I'm going to give you the power of ring light. Yan. Yeah, may papakita sa atin, mga katapsi. Sir Alex, the power of ring light. That's the power of ring light. Yan, may ring light na ako ngayon. So, kita nyo naman, medyo nag, di ba? So, hindi mo kailangan ng foundation and everything. Bili lang kayo ng ring light. Yan. Sometimes, bumipunta ako sa Lazada. Sobrang mention ko na yung Lazada. Alam mo yung Lazada dati, may binili ako. Sabi ko, ang ganda nito, spotlight. Murang-mura lang, Kiara. Bilin mo, 200 pesos. Sabi ko, sale sa Kiara, sa Lazada. Nung 12-12. Sabi ko, 200 pesos. Pinaprepare ko pa yung maid namin na, linisin mo ngayon kasi may darating na spotlight. Sus, Mariosif, sabi ko, liliwanag lalo yung mukha. Diniliver ng Lazada. Ito yung dumating, oh. Nahinabol ko pa yung Lazada. Sabi ko, hoy, sandali! Cord lang to. Sabi niya, ayan po yung boss, Mario. Sabi, ito yung deliver sa akin, oh. Ito yung deliver. Pag bukas ko ng ilaw, akala mo may sniper dun sa noo ko, ng ilaw. Ito lang na ilawan nyo. Kaya ingat kayo sa pagbili. Ah, ingat kayo sa pagbili. Alam mo, hindi pa ako natuto. Bumili pa ako ng dalawa kasi buy one take. Akala ko lang kasi nagkamali ako na una. Bumili pa ako ng dalawang beses. Parang pang-ibig lang. At least dalawa po, di ba? At least dalawa naman po. Kahit po paano, dalawang side glow na po yan. Oo. Side tapos, na-addict talaga ako sa mga online shopping nung nag-pandemic. Sus, Mario Josep. Budul-budul kasi, Kiara, budul-budul. Kasi lahat ng mga pompiang sa kalendaryo, pinatulan nila. Napansin mo? 8-8, 9-9. 10-10, 11-11, no? Diba? 11-11, ubus na yung 13-13 month pay mo dahil sa mga... Tapos, bibili lang ako ng USB. First time ko gumamit dyan sa mga online shopping app na yan. Bibili ako ng USB, pasok ako sa Lazada. Pagpasok ko sa Lazada, akala mo umasok ako sa Enchanted Kingdom, Kiara. Akala mo umasok ako sa Disneyland. Sus, Mario Josep, ang daming rides. Sus, Mario, USB lang bibiling ko. Ano yung na-add to cart ko? Air fryer, vacuum, mop na may spray, bumili pa ako ng parang yung mga ultraviolet light. Yung Mario Josep, na check out ko lahat. Alam mo yung USB, nakalimutan kong bilhin. Yung original goal na pinunta ko, nawala sa isip ko sa dami ng nangyari. Pero nakakaano nga rin po talaga ang mag-online shopping kaya. Oo. Minsan kailangan nyo rin po maghinay-hinay po dun eh. No? Pero kitang-kita ko naman po ngayon, Sir Alex, ang inyong glow dahil po sa inyo. Hindi lang po dahil sa mga ring light nyo po, pero kitang-kita po ang glow dahil po sa kung sino po kayo as a person. At syempre, kasi, Kiara, to tell you honestly, tuwan-tuwa ako nung inintibitan ako ni William mag-guest ng alas dos kasi biruin mo, nakatakas na ako sa wife ko. Kausap ko pa batang babae. Oh my God, it's about, I need a break! Ito, legal na legal to. Pinayagan ako ng wife ko. Sige, sandali, may kakausapin ako sa taas, sa second floor. 2 to 3. Go ahead. Oh, tamo na. Oh, we can do this forever. Re-record ko nga to para kunyari, anong oras na? Alas 8, ang tagal ng interview. Ilulook ko lang to para hindi ako bumalik.
Grabe po. Kasi alam naman, Kiara, share ko lang sandali. Sorry, masarap ka kausap, Kiara, no? Oh, just imagine, pandemic, na-quarantine na tayo. Di ba na-quarantine tayo? 24 years na akong kasal, quarantine pa ako with my wife. Mukha pa ba akong masaya? Mukha pa ba akong masaya? Ikulong ka, asawa. Mukha naman po kayong masaya. Ha? Mukha naman po kayong masaya, Sir Alex. Natural, nakatakas ako eh! Nakatakas ako. Ako dapat ang nakatokang maghugas ng plato. Sabi ko, sandali, meron akong guesting. O, di ba? O, ang tagal kong hinintay itong mga gayetong mga pagkakataon. Pero, wala akong... Sir Alex, dahil nga po, nabanggit niyo po ang inyong wife, gusto po namin malaman, paano po ba magmahal ang isang Alex Calieja? Ah, parang ano lang, parang salesman din. Bakit po? Sa simula lang magaling. Habang pag magaling lang, habang nagbibenta ng vacuum, pag nabili mo na, bahala ka na. Pero alam niyo po, personally feeling ko sobrang swerte po ng wife niyo po sa inyo dahil talaga feeling ko araw-araw niyo po siya napapasaya. Alam mo talaga, totoo yung sinabi mo. Alam mo, sinabi ako ng asawa ko, sabi ng asawa ko, oy, sabi niya, oy, magluto ka nga. Sabi ko, ayoko, sasabihin niya, nagpapatawa ka ba? Yun, ako na magluluto. Pero syempre, naniniwala po ba kayo, Sir Alex, na lamang ang mga magaling magpatawa o funny guys ng mga gwapo? Ito, sasabihin ko sa inyo. Ito, real talk. Real talk, ha? Matagal nang sinasabi yan, pero ito sasabihin ko sa iyo, Kiara. Ha? Sinasabi lang ng mabaya na, yeah, funny. Iba talagang funny. May crush ka ba kay Babalu? Sino kilala mo ba si Babalu? Opo, opo. Crush mo ba si Babalu? Crush ko po yung personality niya. Babalu o Piolo? Oh, kita mo na. Kita mo na. Natigilan ka, di ba? Gwapo pa rin. Pero ibig sabihin, kaya lang na sinasabi pero, na lamang ang, ano. Pero ang appearance po naman is first hand lang po yan. Pero ang tama naman. Your buong life na makakasama mo, gusto mo yung taong magpapasaya talaga. Tama. Kung pinapasok ka sa simula. Eh di ba sa bar hindi mo naman kilala agad kung nakakatawang tao. Ano pagdating ko? Ang una kagad na entrance, ang entrance check nyo kagad physical eh. Ayun na nakakainis eh. Di ba? Buti sana kung halimbawa pag gusto nyo nag-entertain kayo ng mga suitors, ng mga potential na magiging boyfriend nyo, buti sana kung ino-audition nyo para magkakitaan. O, di ba? Ay, funny pala siya. Hindi eh. Minsan, let's face it, aaminin ko. Pero hindi, I'm not saying anything kasi pagtatanggol ko pa rin ng mga funny at the end. Parang kasi ang sinasabi ko, ang unang audition nyo kagad, mapababae, mapalalaki, is physical muna. Pag may attraction, saka mo papapasuin sa buhay mo and then you get to know each other. Parang diba? Ganun din naman po kahit sa babae o sa lalaki po. Sa tao po talaga, ang unang makikita po is syempre physical appearance. But then, ang pinaka-importante po talaga is within that physical appearance po, Sir Alex. Pero ito po, meron po akong, syempre, bago tayo magpaalam kay Sir Alex. Dahil nga sobrang ayoko po magpaalam actually dahil sobrang nakakatuwa po kayo kausap, Sir Alex. May ipapagawa po muna tayo kay Sir Alex. For sure, alam na natin lahat to. Ang tawag sa game na to ay totropahin o jojowain. Okay, tumawag lang ako sa vibe ko. Sabi ko, huwag ka muna umakyat. May totropahin at jojowain ako eh. Tumawa. Baka umakyat eh. Pagka umakyat yan, lahat yan, totropahin ko lang. Kaya sabi ko, huwag ka muna umakyat dito, medyo matindi yung tanungan eh. Okay. Pero ito, papakita po kami ng mga picture ng mga kilalang artista at sasagutin niyo po, Sir Alex, kung para sa iyo ay totropahin o jojowain. Kaya naman po, game na po ba kayo? Game na ako! You know, game. So, ang una po natin, Sir Alex, is si Catherine Bernardo. Jojowain! Jojowain ko yan! Bakit po? Crush ko si Daniel Padilla. Pag ginawa ko siya, magagayad si Daniel Padilla. Susuguin ako Daniel Padilla. Galit siya eh. Ba't mo ginawa si Catherine? Tapos ako sasabihin kay Daniel na ikaw talaga mahal ko.
So, Jojowa ay simple. Jojowa ay, ang ganda niya eh. Ang ganda niya. Oh, no, ang ganda. Sobrang simple po nung oh. ganda niya eh, no? Oo, oh, sobra. Sobrang mabait. Saka mababait na bata yung si Catherine Bernardo. Jojowain ko yan. Ito po naman ang next natin, Sir Alex, si Nadine Lustre. Jowa ko ba si Catherine o wala na kami ni Catherine? Kailangan ko. Baka tinitest mo lang ako, Kiara eh. Baka tinitest mo lang ako, sabi mo. Yan. Si Nadine, jojowain ko yan. Jojowain ko yan. Bakit po? Bakit po? Crush ko rin si James Reed. Hindi, gusto ko si, ano, si Nadine Lustre kasi Filipina beauty. Filipina beauty. Oo, oh, oh, napaka. Walang makeup yan. Walang masyadong makeup yan. Tapos maganda. Opo. Opo. Magkawi kayo. Magkawi kayo, Kiara. Magkawi kayo. Po? Magkawi kayo ni Nadine. Ay, grabe naman, sir. Grabe po yung mga joke po talaga. Hindi, seryoso yan. Seryoso yan. Huwag mo maniniwala po ako niyan, sir. Hinintay mo nga eh. Hinintay mo nga eh. Kaya nga nagtagal ka kanina. Parang wala na po kayong sasabihin. Tapos gumanong ka pa, ginayo pa. Pero ito sobrang layo nito. Ano, kasi ito po siya, Morena po kasi ako. Ito po ang next natin, si Miss Ann Curtis. Yan, kasama ko sa Showtime. Ito totoong kwento. Kasama ko siya sa Vibas, pelikula. Magkasama kami sa Vibas. Kaming dalawa lang nahuli sa pelikula kasi kami na lang nabuhay na dalawa eh. At okay. Naging kaklose ko si Ann Curtis. Nagpapunta pa kami sa Japan. Jojowain ko yan. Jojowain ko yan. Parang galit po kayo. Kasi dapat kami. Dapat talagang kami. Pumasok lang yan sa Erwan. Erwan ko ba dyan? Oo, nagkaatingin na kami ni Ann Curtis. Ito, totoong story to. Hindi, totoong story to. Magkasama kami ni Ann Curtis sa mga set sa pelikula. Tapos basang-basa kami dahil umuulan lagi doon sa Vibas. Ito nangyari. May event yung anak ko sa San Agustin, malapit sa bahay nila. Eh, uumagay na yung taping, shooting namin sa pelikula. Sabi ni Ann Curtis, I have to go straight to the event of my son. Sabi niya, eh, kaya lang, dugo-dugo kami. Ay, sige, pag-pack up natin, you can go to my house, tapos you can sleep muna and take a bath. Para sayo niya, ang daming pumasok sa isip ko na parang kami na. Tapos na-imagine ko, may family na kami. Kinasal na kami ng tan-tan-tana. Parang ganun, ang dami na. Nakapunta na kami sa... Oh, parang Notting Hill na yung nasa isip ko. Yung, it's amazing. Tapos bilang, na-scratch yung tapos wala, hindi natuloy. Kasi nga, napunta, hindi na lang natuloy. Pero ganda, mabait si Ann, sobrang bait. Oo. Dito to ang malaki bunganga ni Man. Wait lang, kakatawa ko po, Sir Alex. Naipon na yung... Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year po, sorry. Ito po. Next natin si Miss Liza Soberano. Jojowain ko! Ano ba itong mga choices nyo? Jojowain ko to. Yung yummy! Joke lang. Hindi, jojowain ko yan. Promise, ang ganda niyan. Ang ganda niyan eh. Ang ganda, alam mo yung ganda, napansin ko yung ganda. Balik muna tayo mamaya muna lang wag natin sirain yung mga choices. Ayun. Alam mo ang ganda pag sinabi mo isang tao ng ang ganda mo, minsan insulto siya, minsan papuri. Kahit isa lang mo. Tamo, sabihin ko same na sabihin ko ha. Iibahin ko lang ng tono, nagiging siya, parang nagiging pang-asar siya. Halimbawa sinabi kita Kiara, Kiara, ang ganda mo. 'Di ba? Ganda, ang ganda mo, 'di ba? Sasabihin ko ulit 'yon pero ibang tono na. Kiara, ang ganda mo. Oo oh, nga. Mo, eh. Iba, pag may ganda way... mo talaga. Ang ganda mo eh. Ang ganda mo. Thank you po. Ganda mo? Ganda ka? Oh, ganda ka? Ganda mo, no? Ganda mo? Oh. Oh, di ba? Sino susunod? Si Kay Brosas? Opo, Miss Kay Brosas. Jojowain ko na sa umaga tapos tutropahin sa gabi. Bakit po sa umaga lang? Sarap magluto yan eh. Masarap magluto yan. Hindi, masarap magluto. Hindi, si Kay Brosas. Nako, maganda yan. Nako, maganda yan. Opo nga. Maganda yan. Sexy niyan. Kumudyanting maganda yan. Jojowain ko rin yan. Jojowain ko rin yan. Parang lahat po jojowain nyo, kuya. Ay, Chusy pa ba? Chusy pa ba ako? Chusy pa ba? Pero ito po ang susunod natin, Sir Alex. Ethel as Tuesday Vargas. Alam mo si Tuesday madalas ko kasama yan ha. Diyan nga ako umorder ng ng flowers eh. Si Tuesday Vargas, nako nakakatawa yan. Jojowain ko pa rin yan. Jojowain ko yan. Gusto ko 'yung mababae may tattoo eh. May mga tattoo yan si Tuesday oh. Gusto ko yan, maganda yan. Jowalat. Oh. Jowalat. Ito po, Ivana Alawi.
Sus Mar Yosef naman. Tatanungin niyo ba ako? Gusto. Eto kahit di mo ako tanungin, totoong buhay, jojowain ko rin. O para sa lahat po ng ano ng mga kalalakihan. Hindi, si Ivana kasi, iba kasi yung mukha ni Ivana, parang siyang ano, sweet, mainhin, pero ang sexy. Mira kasing kombinasyon yun eh. Nakakatuwa po siya, sobrang ano niya, wala oh. Siyang arte-arte. Kung ano talaga siya, yun yung pinapakita niya talaga. Wala siyang ka-arte-arte. Saka nakasama ko na sa trabaho yan, na naging co-host ko yan sa isang ano online show. Nakakatuwa. So jojowain niyo po si ano. Ito naman po, si Angelica Panganiban. Totropahin lang yan si Angelica, totropahin. First time niyo pong mag-ano, totropahin. Bakit po? Kasi masarap si Angelica maging kaibigan eh. Kasi ano siya eh, pagka ginawa mo yan, maigpit yan. Ma-jombangin ako yan. Pag tropa yan, bibigyan ka ng mga payo niyan. Oo, si Angelica. Okay na kami sa tropa. Tropa na tayo, Angelica. Ano okay. Happy po ang ano love life ni Miss Angelica. Oo, happy pa siya sa love life niya. Pero maganda yan, maganda lang tropahin yan si, ano, si Angelica para tagapayo. Opo. Pero of course, tropang may pagnanasa pa rin ako. Kaya lang, papipigil ako ng sarili ko dahil nga, tropa-tropa lang. Opo, si Mrs. Paakyat na po. Eto po si Mr. Rufa May Quinto. Jojowain pa rin! Napakaganda po ni Miss Rufa May. Oo, medyo maano kasi ako sa ano, hindi ko alam kung anong show to, no? Pero ito medyo konting naughty. Medyo maano kasi ako sa, yung balaptos, yung medyo... Medyo, yung ano mo na, yung boobsy. Yan. Yan. Eh, Rupa May Quinto, yun yung ano eh. Medyo yun yung mga nakakatawa na tapos. Bukod po sa ano, sa sobrang galing niya rin na komedyante eh. Napakaganda po niya at napakaganda. Oo! Ayan o, walang makeup ngayon no? Oh. Imagine mo. Oo, di ba? Ayan, jojowain niyo po. Ito naman po ang huli natin, si Miss Ina Raimundo. Jojowain o totropain, Sir Alex? Trotropahin nung bata siya, jojowain ngayon. Bakit po? Ba't naliktad po? Eh kasi nung bata-bata pa siya, hindi ko siya masyadong kursonada. Pero ngayon, lalo siyang gumanda at sumeksi. Grabe po. Pero, tsaka, nakikita niya po ba yung mga TikTok dance niya? Sobra, sobra. Aksidente lang. Of course, aksidente. It's all an accident. Hindi ko talaga hinanap. Tinetest mo ako, Kiara. Tinetest mo ako. Tinetest mo ako. Kilala ko yung mga babae kayo. Talaga yung asawa niyo po ngayon. Joke lang. Sinasabi ko na eh. Sinasabi ayan, ko na. Ayan. And there you have it, mga katapsi. Maraming salamat po, Sir Alex, sa pagbibigay ng oras para makasama ka namin ngayon araw na to. At syempre, pagpapasaya sa akin po. Sobra po. At syempre, lahat ng mga viewers natin. Maraming salamat po. Sir Alex, may gusto po ba kayong message para sa mga viewers natin or may gusto po ba kayong i-promote? Hindi, ako gusto ko lang yun, ano yun, no? Maraming salamat sa naging bita sa akin dito. Of course, ako kasi yung tipo ng komedyante na I don't wanna be stuck in one place, stuck in one topic. Gusto ko pa rin maipag-usap sa mga... Kasi I have two kids, eh. I have a son, 24 years old. He just turned 24 years old 2 days ago. And I have a son, 13 years old, 10 years ang gap nila. And, you know, gusto ko maging in touch pa rin para ang sekreto ng pagiging komedyante, you have to be updated eh. So thank you, I love talking to you, Kiara, kasi it gives me fresh perspective at ang gusto ko ay ano mas gusto ko na ipag-usap sa iba't ibang mga tao para inputs and to create comedy. And sa show ko Punchline with Alex Calia, isa pong sa podcast, I talk to various guests and I sometimes do stand-up comedy. Yan po, Punchline with Alex Calia. Please follow para mapainggan nyo lahat ng mga episodes doon. Second, I have a YouTube channel, Alex Calieja. It has 100,000 subscribers. Naglalabas ako doon ng mga stand-up comedy ko. I'm a stand-up comedian. I have a show sa February 26. Show ko po, stand-up comedy on live, Zoom. Bumili kayo ng ticket sa Ticket to Me, 250 pesos lang. And then you will see all the cast doing stand-up and some are singing and some are dancing. Wow. So please, February 26, 8 p.m. www.tickettome.com. Tapos every Sunday, I am the writer and director of an online show. Ang title is News Ko Po. It's a news satire show. We make fun of the news to make it lighter, to make it fun. So yon. Every Sunday yan, News Ko Po Facebook page. And
Sana po supportan yung stand-up comedy namin, ang Comedy Manila. We belong in, I belong in a group called Comedy Manila and I'm a stand-up comedian. I do stand-up comedy online sa mga corporate shows. I do hosting, weddings, and I do para mga birthdays all over the world. Pagka nimitan, I do stand-up comedy. Mag-enjoy kayo. At maraming salamat at sa mga nanonood sa atin, Kiara. I hope to join or guest sa show niyo ulit if there's a time. Yes, and again, we would love to. Okay. So spread the laughter. Spread the laughter, not the virus. Yes, boss. Yes. Yes. Thank you so much, Sir Alex. At papanoorin ko po yung mga YouTube channel niyo at syempre yung mga shows niyo po. Dahil po, sobrang nakakatuwa niyo po. At I can see that you're really, really very genuine and very nice person po. So I hope to meet you po in person one day. No, nasaan ka ba? Taga-saan ka ba, Kiara? La Union po. Nasa La Union po ako. Kala ko nasa Japan ka. Pero you're Japanese, no? Half po. Half lang? Half lang. Ano? Paano yung hati? Dito po. Vertical. Sayang, may mga Japanese joke ako. Sayang sila. Bibitawan ko muna bago. Mabilis lang, may time pa ba kayo? Mabilis lang. Alam mo, nagpunta ka na sa Japan, Kiara? Opo. Kasi gusto ko talaga sa Japan. Bilib na bilib ako sa Japan, promise. Nagpunta kami sa Japan. Nagpunta kami sa hotel. Ang mga Pilipino pumupunta sa hotel sa Japan, di ba? Kasi pag nagpunta kami sa hotel sa Japan, pumupunta kami sa toilet. Kasi kinukuha kagad namin yung conditioner, shampoo, saka yung soap. Humingi kami kagad ng panibagong set. Hello, pwede makinig ng panibagong set? Oo, ubus na kagad eh. Oo, limang set. Mabilis kami gumamit dito eh. Tapos ang ganda ng toilet sa Japan, Kiara. Ang ganda. Pag binuksan mo yung pinto ng toilet sa Japan, automatic umaangat yung toilet seat. Dito sa Pilipinas, pag binuksan mo yung pinto sa Pilipinas ng banyo, umangat yung toilet seat. Multo yun. Tumakbo ka na. Multo yun. Haunted ang bahay nyo. Tapos, ang ganda sa toilet sa Japan, pag umupo ka sa toilet seat, maya-maya, umiinit. Automatic, no? Umiinit yung toilet seat. Dito sa Pilipinas, pag umupo ka sa toilet seat, maya-maya, iinit ang ulo mo. Kasi, naupuan mo, ihi. Maihi ang toilet seat, hindi naglilinis. At ang pangatlong gusto... Kinit pa kasi tagong ihi lang po. Oh, ang pangatlong gustong-gusto ko, Kiara, yung bidet. Susmaryosip na bidet. Pag binundit mo yung bidet sa Japan, paglabas ng tubig, alam niya kung saan tatama. Eksakto sa butas. Kahit i-adjust ko yung pet ko, sinusundan ako ng tubig. Natutulog na ako, Kiara, sa kabilang kwarto. Sumusunod pa rin yung tubig. Tinitira pa rin. Sa Pilipinas, Kiara, bago ka gumamit ng bidet, mag-ingat ka. Testingin mo muna ang laas ng pressure ng bidet dito. Pwede mong pambasag ng mga pader. Pwede mong pang-disperse sa mga nag-rally. Pag na-hold up ka, takbo ka sa toilet ng Pilipinas. Kunin mo yung bidet. Itutok mo sa hold upper. May laban ka. Sus, Mariosep, Kiara, nagmamadali ako. May ginamit akong bidet dito sa isa sa hotel. Hindi ko tinest. Tinira ko kagad yung pet ko. Lumabas sa ilong ko yung tubig sa sobrang lakas ng pressure. Linis ang bituka at kaluluwa ko. Sinasabi ko sa iyo. Kaya yun ang anak ng Japan. Maraming salamat sa Japan. Ako, Japan, okay. Japan. Sagot sa kahirapan. Alex, sana po. Pag okay na po lahat, sana po makapunta po kayo ng Japan. At, Oo. Ang saya sa Japan. Sobrang saya sa Japan. Alam mo, sa sobrang babait na mga tao sa Japan, wala masyadong kriminal. Ang yung mga pulis doon, wala lang, hindi na alam mo ang ginawa ko, nagbasag ako doon ng kotse. Yung mga pulis doon, hindi malaman gagawin. Sabi ng kotse, sabi ng mga pulis, first time. Sabi lang, tapos hindi nila alam gagawin. Sabi ko, ano, what? Go ahead, you go. Oh, tamo, hindi nila alam. Ako sa inyo ata, Sir Alex. Oh, sobra, ang ganda sa Japan. Alam niyo po, grabe po ang pagpapatawa niyo po. At nabuo niyo po yung Valentine's po namin, Sir Alex. Buong-buo na po, busog na po kami sa kakatawa at good vibes ngayong araw. Kaya Kiara, alam mo ba sinabi pag in-English mo yung buong-buo? Sinabi mo buong-buo. Alam mo ba pag in-English mo yung buong-buo, pag in-English ko yung sinabi mo, parang sinasabi mo sa akin, Kuya Alex, you complete me. Kuya Alex, you complete me today. You complete us. All the viewers, kinompleto niyo po yung araw naming lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Ma-meet ko po kayo in person, Sir Alex. Sobrang... Yes. Looking forward na makabalik na tayo sa ating tinatawag na new normal. Kasi tanggapin na natin na this will be the new normal. Pero I hope we can go out again because we need interaction and we need
each other makakita ng ano. So may pag-asa po yan, hindi po forever. Okay. Okay. Maraming maraming salamat po, Sir Alex. Thank you, Happy Kiara. Valentine's Day po sa inyo. Happy Hearts Day. Yes, happy Valentine's Day. Guys, bye. Thank you so much. Ayan. So